Nakalbuang Datu, isang kwentong bayan mula sa Maranao. Mga larawan mula sa VDC Channel. Inedit at binigyang boses ni Ginoong Cavite. Ang kwentong ito ay tungkol sa ating kababayang Muslim. May katutubong kultura ang mga Pilipinong Muslim tungkol sa pag-aasawa. Sa kanilang kalinangan, ang isang lalaki ay maaaring mag-asawa ng dalawa o higit pa kung makakaya nilang masustentuhan ang pakakasalang babae at ang magiging pamilya nila. May isang datu na tumandang pinata dahil sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Lagi siyang abala sa pamamahala ng kanilang pook. Bunga nito ay nalimutan niya ang mag-asawa. Kaya naman, siya ay pinayuhan ng mga matatandang tagapayo na kailangan niyang mag-asawa upang siya ay magkaroon ng anak na magiging tagapagmana niya. Nahirapan ang datu na pumili ng kakasamahin niya habang buhay. Naging pihikan siya dahil sa dami ng magagandang dilag sa pinamumunuan niyang pamayanan. Gayunpaman, sa tulong ng matiyagang pagpapayo ng mga matatandang bumubuo ng konseho, natutong umibig ang datu. Ngunit, hindi lamang isang dilag ang napili ng datu, kundi dalawang dalagang maganda na, mababait pa. Dahil wala siyang itulak kabigin kung sino sa dalawa ang higit niyang mahal, pinakasalan niya ang dalawang dalaga. Ang isa sa dalagang pinakasalan ng datu ay si Yasmin. Siya ay batang bata at talaga nga namang napakalambing. Kahit matanda ng datu, mahal ni Yasmin ang kanyang asawa. Mahal na mahal din siya ng datu kaya ipinagkakaloob sa kanya ang bawat kanyang hilingin. Dahil sa pagmamahal sa matandang datu, umisip si Yasmin ng paraan upang magmukhang bata ang kanyang asawa. Ah, pupunutin ko ang puputing buhok ng datu. Sa ganito, magmumukhang kasing gulang ko lamang siya. Ganoon na nga ang ginawa ni Yasmin. Sa tuwing mamamahinga ang kanyang asawa, binubunutan niya ito ng puting buhok. Dahil dito, madaling nakatutulog ang datu at napakaimbing pa. Mahal din ng datu si Farida, ang isa pa niyang asawa. Maganda at mabait si Farida, ngunit kasing tanda ng datu. Tuwang-tuwa si Farida kapag nakikita ang puting buhok ng kanyang asawa. Kahit maganda siya, ayaw niyang magmukhang matanda. Tuwing tanghali, sinusuklayan ni Farida ang datu. Kapag tulog na ang datu, palihim niyang binubunot ang itim na buhok nito. Dahil sa pinakikitang pagmamahal ng dalawa sa asawa, siyang-siya sa buhay ang datu. Maligayang maligayang datu at pinagsisisihan niya kung bakit hindi kagad siya nag-asawa. Ngunit, gayon na lamang kanyang pagkabigla nang minsang manalamin siya. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Kalbo! Kalbo! Kalbo ako! Sigaw ng datu. Nakalbo ang datu dahil sa pagmamahal ni Yasmin at ni Farida. At dito na nga inagtatapos ang kwentong bayan ng Maranao na nakalbo ang datu.